Makikilala ang morpema sa anyo o porma nito. May tatlong anyo ang morpema. Una, morpemang ponema. Ito ay paggamit ng makulugang tunog o ponema sa kasiraan. Ito ay isang ponema lamang na binibigyan ng kahulugan at tinutukoy rito ang gender. Ito ay malaking factor kapag ito ay nabago o ang kahulugan ng salita. Halimbawa, doktora, doktor at a. Doktora, doktor at a. Senyora, senyor at a. Plansadora, plansador at a. Kargador, kargador at a. Ngunit hindi lahat ng salita ay may inaakalang morpemang a na kinakabit sa ponema. Halimbawa rito ang maestro na naging maestra. Pangalawang anyo ng morpema. Morpemang salitang ugat. Ang mga morpemang binubuo ng salitang ugat ay mga salitang payak na salitang walang panlapi. Halimbawa, tao, silya, droga, payong, pagod, tuwa, pula, liit. Ang pangatlong anyo ng morpema ay ang pornemang panlapi. Ito ay pornemang ikinakabit sa salitang ugat. Ang mga panlapi ay may taglay na kahulugan. Halimbawa, mag-ina, mag at ina, magbasa, mag at basa, maganda, ma at maganda. Yun lang ang aking report. Maraming salamat.